Inspired by Feeling Teenager. Ah, di ba? Imagine si Ras, kaya kung ano pa yung sirang patuloy, yung pa yung mas mahal. Magandang araw po mga kabayan, welcome po sa Pinilang Kalakbay. Ngayon pakikita ko po sa inyo dito sa Finland ang dalawang paraan po na walang gastos ng pagbili po ng pagkain sa shop at iba pa pong bagay. Dalawang paraan po, opo. Napakaganda po talaga ng sistema dito na talaga naman. Sana gayahin po ng iba pong, alam nyo na, para naman po makatipid po yung mga kababayan po natin. Napaganda po. Pakikita ko po sa inyo yung paraan po, dalawang paraan. Tara, samahan po muna ninyo ako. Come on. Unang paraan. Siyempre, mga pagkaibigan po kayo sa mga rich friends. Hindi, joke lang po yan. Para makatipid. Hindi. Siyempre, meron naman po mga rich friends. Hindi naman po nagpaparamdam sa kanila pag nasa-shop eh, maglilibre. Hindi po nagpaparamdam. Inakabangan ko lang po yung parang gusto ko at magpaparinig ako. Garoon. Hindi. Hindi, wala parang po dito sa Finland. Siyempre, napakita ko na po sa inyo ng maraming beses po ito. Pero ito po yung pinakamagandang technique para makakolekta po kayo ng maraming bote. Yan! Yan. Tingnan yung itsura ko, di ba? Kailangan sosyal. Ayan. Paglalabas-labas kayo sosyal, sosyal lalagyan nyo. Hindi, dito naman po, hindi naman po nakakaya. Kahit naman po sino, bata, matanda, kahit sino po may kaya, talagang isang po, nanguha ng bote kasi rin po nilo, na nila, magkakapera po. Then, lalo na po yung mga bata nakakatawa. Ako naman po kasi, sinusosyal lang ko po yung dating ko. Pinupuntaan ko po yung Finnish mother ko, saka po yung mga taga-relax in Finland, yung mga close parents na po nila. Pupunta po ako doon, kaya rin makikapipisan. Pag-awin, o alis po ako, tatalik ko pa may bote po sila. Kasi mayaman naman po sila, naipon lang yung bote sa storage po nila, di ba? Kailangan, yun. Una, pinakamagandang tip, tigasan po ninyo ang mukha ninyo. Hindi. Ano ba sinabi ko? Totoo po yun, tinitigasan ko ang mukha. Wala pong ano, wala na ako utak ngayon, wala na ako sarili. Ayun po, magugutom po kayo kung mahihiyain kayo. Kung nasa ibang bansa, di ba? Wala rin yung yahi siya. Smiyo, dumadalo sa kanila, di ba? O, di ba? Ganda ang mga dating. Karanga lang nila yun, di ba? Tara, samahan po ninyo ako sa shop. Ang gagamitin ko po, ito din, isang bonus card po. Yan. Kapag namimili po sa shop, meron din pong bonus card. Naipon po yung pera at mas mabilis din po. Hindi po tulad sa ibang lugar na napakatagal makakuha ng bonus. Ito po hindi mabilisan. Pakikita ko po sa inyo magkano po laman itong bonus card na to. Talagang wala po tayong gastos ngayon. Ito po yung sinasabi ko, yung card po na green hawak ko. Parang bonus po ito. So, habawat gamit po ninyo, gagamitin nyo po yung bonus kasi pwede nyo rin po yung pambili, o, di ba? Wala talagang gastos, di ba? Bawat bonus. Mapapansin nyo lang po may pera din po na percentage na pumupunta po sa inyong, di ba, sa bonus card. Di ba? Napaganda po ng sistema. Ayan, punta na po tayo sa shop. Nag-umpisa na po talaga dito ang totoong winter. Isa na pong isa na. Pag kumapal po ito, makikita po ninyo mas maputi na po. Hindi, maputi na rin po dito sa labas. Hindi na po masyadong kailangan ng maraming ilang. Ayun po, agandahan dito kapag ano eh, winter, maliwanag po sa labas at bagong Christmas. Napakaganda. Ibang klase po talaga dito sa Finland. Imagine po ninyo, yung pagtitipid po sa pagkain, malaking bagay na rin po sa akin. Titigasan ko lang yung mga, kapalapalang mga ako, mag-iisa mga kaibigan ko yan. Hindi na po nakakayang mamulot sa labas. Ako po namumulot, kaya hindi ko na po nabablog kasi minsan pagod po. Yung po libang pag kumuha po ko ng fresh air, naglalakad po. Kailangan po kasi maglakad-lakad para makuha ng fresh air. Yun, namumulot po ko ng bote at iniipin ko. Kasi kayo, baka may mga bacteria yan. Siyempre naman po, sasanitize po, gamit din ang gloves, nalagyan nyo po sa plastic, at kung saan nyo po ilalagay. Yung nilalagay po sa entrance po ng pinto, sisirculate po yung hangin po. Kaya minsan dinidiretso ko na po sa shop. Binibili ko po ng mga ibang ingredients. Pero kaya naipon po talaga. Diba? Tingnan po na
natin kung magkano. Excited na po. Saka doon po sa card, nakita nyo lang po kung magkano. Tingnan po natin kung magkano po po. Kasi bibili ko lang naman po yung kailangan. Yun din po sa pagiging practical. Hindi naman po pagiging kuripot. Alam na po na pag nasa ibang bansa, ganyan po talaga dapat. Yan, dito na po tayo sa shop sa dati ko pong pinagtrabahuhan. Siyempre para makita naman po ako ng mga dati kong katrabaho na social na social na. Kilala na naman po nila. Isa po ang lagi kong ginujoke eh. Sabihin niyo, abusin mo na naman yung mga sale dito. Kailangan magpapasok sa shop ko ganito. Social na social pa rin, hindi ba ito? Baaw na. Pasok na ba tayo? Siyempre kahit na sinasabi na kahit hindi magpusot ng mask dito, magsusot pa rin po sa loob. Una-una, ayoko po na masyado exposure. Hindi, siyempre, ingat na rin. Tara, pasok na pa tayo. Ayan, ibig sabihin po ng punong palautos, hindi po dinadala yung mga bote, cans, recycling center po. Dahil after 8 po dito, pagtungto po ng 8 PM pala, meron na po mga minus 60%. Lahat po ng discounted na kahit minus 10%, 20%, 30%, lahat po yun, automatic minus 60%. So, mas malaki pa po matitipid po natin, di ba? Tara, try ko po matanto sa machine para makuha natin resibo ang gagamitin po natin sa pambili. Maganda po pagbabalik may sabitan. Ayan. So, yung maliliit po 20 cents. Ito po yung maganda 40 cents. Etong can 15 cents. Ayan. Diba po? Sa ganito lang pong pagtatsaga saka sa tikas ng mukha ko po, di ba? Di ba po napakaganda kung magkakaroon po sa Pilipinas ng ganito. Unang-una, may iwasan po yung pollution. Di ba? Siyempre kung wala naman pong ganito, pwedeng gawing taniman ng mga gulay, punlaan. Pero pinakamaganda po talaga magkaroon ng ganitong sistema. Kasi wala pong magugutom. At lilinis ang kapaligiran. Isa po isang plastic bag, 4 euro. So meron na po tayo dito. Naku, mukhang maganda po ang ating... Mukhang maganda ang resulta ng aking pagmamatigas ng mukha. Ang hihingi ng mga bote. Kasi mga rich people naman sila eh. Alam mo yung pwede sa friends ko eh. Di ba? Hindi na ako nag-iinom. Sila nag-iinom. Eto. 15 cents lang. Yung mga galing sa alcohol shop. Special shop. 15 cents lang po. Ito, itong malaki. May 20 cents, may 15 cents. Pinakamababa na po yung 15 cents. Yan. Tapos dahil nga po sa pandemya ngayon, hindi nyo na po kailangan hawakan. May timer po. Pwede nyo po yung pindutin kung nagmamadali kayo. Pero may timer, lalabas yung resibo. Diba? Ayan po, meron tayong 6 euro and 90 cents. O diba, bibiling ko lang po yung mga kailangan ko at napakalaking tulong na po nito sa akin. Tara po, samahan po ninyo akong mamili. Bibili po ako ng orange juice, 59 cents lang po ito. Ito po talaga 100% orange juice. Sabi po dito, ibig sabihin times may
100% po yan. So 1 euro and 20 cents po ito. Kailangan ko po syempre, lalo na po ngayong winter, kailangan ng mga vitamins. Dito po sa meat or food section po, alam ba po dito sa meat section, naubos na po yung mga -30, 20, 10%. Ibig sabihin, automatic 60% na po yun. Kasi marami din pong estudyante na nakatera dito. Kaya napakalaking tulong din po sa mga estudyante at nakakatipid talaga sila. Saka doon po siyempre sa mga jobless, malaking tulong din po yun sa pagtitipid po. Yun po yung nagagawa po talaga ng magandang sistema. Ay, naiwasan din po ang pagtatapon po ng pagkain, di ba? Ito po sa loaf bread. Ito po isa sa paborito croissant. Cheese and ham. 75 cents po ang isa. Pero dahil nga po, after 8, so -60%. So pumapatak na lang po ito ng 30 cents. Ang diwa na po. Aganda po at malalaki po yan. Ayan, kumuha po ang 4. So 1 euro and 20 cents. Ang diwa, malalaki po yan. Bibili din po akong tinapay kasi may nakita akong seal na ham kanina, 6 euro something, so -60%, mga 2 euro something, bagay na bagay po rin po. Para pagpagod po sa trabaho, at least, di ba? Daran akong pang merienda. Kapag mga gantong oras po, konti na lang namimili, kasi naman po dito, hindi naman po naghihirap yung mga tao eh. Yung mga pabiling pagkain, may trabaho at wala, may suporta po ng gobyerno. Sari po nila, no? So, kaya ang mas magnagtitip po mga estudyante, kasi mga estudyante, suportado rin po ng gobyerno, pati yung tinitirang po nila. Siyempre, yung pagkain po nila medyo limited. Kaya yung makakuha ng discount, malaking tulong na rin po yun. Saka po sa mga jobless, napagandang tulong na rin po yun. Meron po ako nakita ditong ham. Ang presyo po, 6.29. So, mga 2 euro something na lang po. Meron pong best before date. So, November 24 po. Ibig sabihin ng best before, pwede naman po yung kainin pa. November 24, ibig sabihin, hindi naman po abot na ganun eh. Sa kainan lang po yun, ubos na. Ah, di ba? Hindi pa ka naman sa maganda. 30% po, -30% considered at -60% na po yan. Diba, ito na po yung last na kukuhanin natin. Tinapay, 2 oras juice, saka croissant. Okay na po yan sa pagkain sa pag-break tayo mga sa work. Diba? Alam niyo po ba para maiwasan din po dito yung food waste? May mga malaking firms po talaga sinusuportan po nila yung mga organization. Opo. Iba po kasi kapag sinesell po nila, hindi, binibigyan nila po nila lang libre. Saka mga affiliated po nila o mga kilalang mga charitable institutions. Kaya, at yung iba po, pinamimigay po na nakapila. Hindi po yung ibang mga shops, sa ibang business po. Ibang organization talaga pinamimigay po sa tao mag set po sila ng date kung saan pamimigay po nila yung mga pagkain. Napaganda po na sistema, no? Wala po talagang gutom. Ayan. Dito na po tayo. Kung tanay ta? Hindi niya kapaleta. Okay. Yo. Tingnan po natin. Naku! 7.75. Lumagpas po tayo ng 1 euro something. Pero okay lang po yan. Gamitin nga na po itong coupon. Asa. Para mabawasan nating babayaran. Kahit 2 cents. Gagamitin ka rin po yung bonus ko para additional po, di ba? At tuloy ko bonusin. Yeah, many bonus. Yeah. Ayan, ito pumasok. Kinanong po pumasok. Babayaran ko po yung remaining 87 cents. Ah, di ba? Ito po yung natipid natin. Ayan po yung resibo. Ito, talyon. Uwi na po tayo. Winter na po talaga. Ayan, puting-puting na po. Tataas na po yung yelo na yan. At puputi na po ako. Wala na po talagang mga kapigil. Winter na po talaga. Pero napakaganda po. Napakaganda na po ng Pasko at puting-puti.
So kanina po yung nabili po natin dapat 6 euro and 29, pwede ba yung sa resibo po ng pagbalik ng bote, pero binayaran natin 7 something. So yung excess, ang pinambayad ko po yung bonus, o oh, zero, wala po akong binayaran, di ba? Konting pagpapakitan sa mga kaibigan para mangulekta ng bote. So, di ba? Pag mamimili, kahit na pinambayan nyo yung resibo ng bote, may bonus pa rin, at nagdagdagan po yung bonus. Ang galing po, di ba? Ang galing po ng sistema. Ay, napakaswerte po talaga ng mga tao po dito sa Finland. Sana po, sana all po, no? Papapasana all po talaga tayo. Ay, kaya pag nag-retire po ako sa Pilipinas, naku po. Tatayo na lang po ko ng maliit po na pagkakakita. Dito na po tayo sa bahay, o diba? Discarding malupit lang po kailangan. Ayan, tinose ko po yung ating tinapay na nabili. Di po ito discounted. Kaya dito sa abroad po talaga eh, hindi naman po sa pagkukuripot, yung pagiging practical po ang pinaka-importante. Siyempre, bahalang araw, ibig sa Pilipinas, di ba? Pero hindi naman po lahat. Uuwi, oh. Gusto talaga maniraan sa ibang bansa. Ako po gusto kasi umuwi. Siyempre, ipinapaayos po akong bahay. Kaya kailangan po yung bawat sentimo ay talagang pinahalagahan ko po. Ayoko po sasabihin 10 cents lang yan, 15 cents pag naipon po, oh, di ba? Makabili kayo ng pagkain. Makakatipid kayo. Lagyan po natin ng konting kamati syempre. Para naman may gulay. Ang tomato po, considered as fruit kapag kinain po ninyong hilaw. Considered as vegetable kapag niluto po ninyo. Ganun po. Ayan. At yung nabili ko pong croissant ay kakainin ko po bukas. Di ba? Social na po. Imagine po kung sa normal price. Okay, minus 30% lang. Kaya after it, mas magandang mabili lahat po ng discounted minus 60% at may masarap na merienda na po. Di ba? Paano po? Maraming maraming salamat na naman po. Siyempre, titigman po muna natin. Ayun po, di ba? Ang laki po nung ham na nabili ko po. Bilog po yung hinati ko po. Yan. Talagang sa tao pong madiskarte, huwag po natin pairalin sa atin yung hiya kung marangal naman po yung ating ginagawa. Dahil sa ating pagtsatsaga ay merong dumarating na laging biyaya. Ah, di ba? Kasabihan ko po yan, ha? Sa mga manggagaya. Pakicredit naman po ako. Yeah. Habang nagtatrabaho po, merienda. Kaya pag may nakikita po mga nangangalakal sa Pilipinas na po, sobrang hinahanga ko po yung mga tao po na inapatas, patas na lumalaban po sa buhay. Kaya dito po sa abroad na napunta ko, dito po sa Finland, wala pong dapat ikaya kasi pantay-pantay po tingin nila sa tao kung ano po yung ginagawa ng trabaho. Kasi bayad po sila per ora o depende po sa company kung tadagdagan pa yung sahod po nila per ora, pare-pareho po. Yeah. Dignity of labor, yung magpo-provide po ng pagkain para wala pong magutom. Kaya dito po sa Pilipinas, sa tao na po yun kapag nagutom po sila, kapag abuso na. Paano po? Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa grasya na lang po sa araw po na ito. Sa biyaya po na ito, Panginoon. Kayo na po ang bahala po sa Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat na lang po sa inyo. Oras na nila sa pinilang lakbay. Basta positive vibes. Maraming po tayong magagawa. Huwag po natin pahirali ng kahihiyan kung marangal po ang ating pamamaraan. Maraming salamat. Basta positive vibes, good vibes. God blessing it po lagi, magandang araw. Laban lang. Sarap.